Hello guys! Welcome po sa aming channel. For our video today, ayan, hindi pa ako nagsusukulay. Pagkabagong ligo talaga ako, hindi ako nagsusukulay. Sabi kasi, diba, basta merong kasabihan dyan. Merong pinapalo. Ayun, siguro sa susunod pag may nagtanong, share ko na lang. Ayun. So, ang aming video for today, ang pag-uusapan po natin ay ang Nanook. Kasi after naming mag-live selling ng Nanook na worth 50 pesos, sobrang naging happy, ang daming-daming happy na planned parents. Naging super happy sila and nagtatanong sila kung paano namin inaalagaan. So, share ko lang po kung paano namin inaalagaan itong plant na ito. Grabe, ayan o, tinitigyawat ako, dalawa pa. Isa na lang, si Gabne, si Luis, si Lance, at saka si Liam na yan. Ayun. So, eto na nga po yun. Number one, sunlight. Kailangan po nila ng indirect sunlight. Gustong-gusto nila ng sunlight. Kapag po hindi sila nakakakuha ng enough sunlight, yung color nila ay hindi ganun kaganda. Kapag nasa full sun po sila, mas malaki ang chance na mag-flower po itong plant na ito. Kapag napapansin po natin na nag-fade po yung kanyang maganda color, ibig sabihin po nun, lesser sun yung na-achieve po nila. Number 2 ay water or yung pagdidilig sa kanila. Once a week lang po namin sila dinidiligan kasi ang overwatering sa kanila ay hindi maganda. But make sure na yung soil nila ay moist. Number 3 ay humidity and temperature. I suggest dapat ma-maintain yung humidity nila. Bye. Siguro pwede natin, kung i-indoor natin sila, itatabi natin sila sa humidifier and kailangan imimist din po sila. Mist-mist lang, hindi naman over water. Ayun. Number 4 ay food. Kailangan po ng plants natin ng food or pwede rin vitamin supplements nila. Kailangan nila ng mga fertilizers. Marami naman pong available sa market na fertilizers. I-check nyo na lang. And ang kailangan nyo lang pong tandaan, kailangan may schedule at saka right yung enough and right yung fertilizer na gagamitin nyo. Kasi may mga fertilizers na tama lang or good lang sa plant. Number 5 ay pest and other problems. Ayan, unang-unang problema ng mga plants natin, hindi lang naman tong plant na to, kundi yung mga ibang plants, problema ang mga pest. Ang nagiging problem lang po, kapag na-overwater po natin sila, may tendency na magkakaroon sila ng fungus. Kapag nagka-fungus sila, syempre tuloy-tuloy na yun, magkakaroon na ng problema. Tapos, ayun, di nagaganda yung plant mo. Ano ba yun? Tama ba yun? So, kailangan natin na mga pesticide. Sa amin po, we are hitting two birds at the same time. Gumagamit na po kami ng neem oil pang mist. Diba, kailangan nila ng pang mist. Tapos, yung neem oil, syempre, alam naman natin, good for the plants. By the way, meron akong nasagap na chika mula sa mga mahilig ring mag-collect ng plants sa mga kaplantita natin na kailangan natin ng iba yung pag-iingat sa pag-aalaga ng plant na ito. Ilayo daw natin sa mga bata at sa mga pets natin. Actually, kaya medyo napakonsult ako kay paring Gulugulo or Google. Napasearch ako sa kanya, tinignan ko. Ang sabi naman doon ay keep out daw natin or ilayo natin ang mga pets natin sa sap or dagta nito kasi may possibility na kapag nadikit yung sap sa mga pets natin, may possibility na magkaroon sila ng dermatitis at saka yung stomach upset.
daw. Syempre, hindi naman talaga natin pinapalapit ang mga pets natin sa mga plants kasi alam nyo na, may tendency na baka may hindi sila magandang magawa, pero ang totoo, inaamoy-amoy lang naman nila yung mga plants natin. Hindi sila masyadong maganda kapag legging ganto, no? Kapag matangkat. Ang ganda nila kapag sobrang napupuno sila sa isang pot, mukhang mapupuno. At magagawa lang po natin to, magagawa natin yun kapag ipopropagate natin sila or ikakat. And napopropagate po ito through cutting, ikakat po natin. At ayun po yung isishare namin sa inyo kung paano po siya ginagawa. Medyo hindi kasi maganda kapag leggy siya, yung sobrang taas. Parang napapansin ko mas maganda siya kapag madaming-madami. So, ikakat mo po dito. Don't worry kasi ayang part po, kapag kinat mo po yan, magkakaroon po yan na panibagong mga leaves katulad po niyan. Diyan po siya tutubo. Tanggalin tapos wag niyo po munang i-water. Ayaw po ng nanook ng laging winawater. Lalo yung mga ano po, imported po kasi ito. So medyo nag-a-adjust pa po siya. Pero this one, before ko po ito i-propagate, well, bago po ito i-propagate, well adjusted na po siya sa Pilipinas kaya matigas na po yung leaves niya kasi yung mga bagong dating po nito sobrang lambot pa kaya tingin ko kaya medyo pricey po ang nanook kasi mahirap po talaga yung mga unang dumating naglulusaw siya kaya kailangan talaga ng tamang care tips kaya ayan so ayan siya, since marami-rami na kaming propagate siya. Ayan, yun yung mga gagawin naming mga FO for sale namin sa aming Facebook page na Pitcha and Bradchef. So, eto, for this, eto yung pang-magiging collection namin. Ayan. I hope nakatulong po sa inyo itong video na to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!